Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Sa araw na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano natin ito troubleshoot itong ating microwave oven. So para makita nyo, bago ang lahat ay like, share, comment, and subscribe to my channel. So, at pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na gagawin ko. So, eto na po, ipapakita ko po sa inyo. So, unang-una po sa lahat ay shoutout nga pala sa aking mga kaibigan, kay Neil, kay Jen, kay Lucky, kay Mark. Ito yung microwave oven ay galing ko sa ibang bansa, 110. Ito yung unang-unang pwedeng magkaroon ng trouble pag walang power. Meron po tayong dalawa dito na kung tawagin ay thermodisk. Na kapag uminit yung ating compartment ng ating microwave oven at nagkaroon ng problema, po pwedeng ito ang mag-automatic na mag-off. Yan, dalawa na yan. Although meron tayong fuse. Yung fuse natin nasa mismong linya ng ating 220. Ito po yung tinatawag nating magnetron. Ang magnetron, pag tinitesting natin yan, mababa ang resistance. Yung buo sa kasira, pareho ng reading. Kaya ang gagawin natin, ang pinakamabisa dito ay malaman natin kung merong lumalabas na voltage o high voltage dito sa dalawang terminal na to. Ito nga pala yung tinatawag natin kapasitor. So medyo mag-ingat dito dahil mataas ang voltage rating nito. Ito ay merong voltahe na umaabot na 1 kV. At ito yung high voltage rectifier diode natin. Then of course meron din tayong pinaka high voltage fuse. Ito. Ito yung fuse niya. Nasa may lalagyanan, yung puti na yan. Ito naman yung low voltage fuse natin. At the same time, itong ating microwave oven ay digital. So, ibig sabihin nito, meron siyang certain na hindi katulad ng manual, pinipihit natin kung ilang minutes. Dito, pag pinindot mo to, lalabas na kung ilang minutes yung iyong lulutuin. Okay, so, titestingin natin. So, tatanggalin ko yung terminal ng magnetron. Kasi ayaw na itong uminit . Pero meron pang power. So, alamin natin kung talagang sira yung ating magnetron. So, makikita natin dito yung mismong high voltage. So, ingat po, yung tester natin, i-ground natin yung positive test rod natin sa negative. So, baliktad po kasi ito. Okay, so i-power natin. Ayan na po, gumagana na po yung ating may ilaw na po siya. Yung tester ko po ay nakaselect po sa range position ng 1,000. Pero sasagarin niya yung palo na ito dahil umaabot to ng 1,200 or more than pa, depende sa laki ng ating microwave oven. Itong dalawang terminal na to, parehong naglalabas ng high voltage. Tignan niyo po yung tester na yun. Sabay. Ayun. Okay, umaabot hanggang dito. Ibig sabihin, naka-range ako na 1,000. Inahata ko na lang dahil baka masira yung ating tester. Ibig sabihin, may lumabas na high voltage. Ganun din dito sa kabila. Ibig sabihin nito, good ang ating component. Magmula sa ating transformer, kapasitor, at resistor. So, good yan. Kung bakit hindi umiinit, ang sira po yung magnetron. Ipapakita ko na lang po yung loob nito. Pero kapag walang lumabas na high voltage, automatic kailangan i-check natin yung ating kapasitor, yung ating diode, yung ating fuse, yung ating thermal fuse natin dito. Okay, so yung tinatawag nating thermodisk. Sensor siya ng init. Okay, so isa pa, one time pa. Good yung ating sarkino. Okay, maraming salamat sa inyo at sana ay nagustuhan nyo at meron kayong natutunan sa araw na to sa ating microwave oven. Okay, thank you po sa inyong lahat.